coaches feel, but I think that, you know, both of us can play at the same time if it's possible. There should be times where I might interchange Gary or JD and Gary and me will be on the same court at the same time. You know, it just depends on matchups and how the coaches want to go about offensively. Ayun na Dom, nasabi na ni Marshall Lassiter na kaya niyang mag-coexist with Gary David. Well, iba yung sinasabi, iba yung doon sa may maipapakita. Of course, we're not doubting that. Ang alam naman natin that the best proof is in the pudding. So, kailangan natin makita. Pag naglaro na silang tatlo, lalo na kasama si JD Casio. Masarap kayo niyang pudding na yan. Oh. Sakasakaling nagsabay-sabay nga yung tatlo. Pero ngayon, wala siyang chance dahil inupo si Gary David. Pero na-addaw ni Lassiter yung bola. And Cruz, uncontested. Aside from dito, masamang three-point shooting nitong shot, pinas 2 out of 8 to be exact dito sa first 10 minutes of the ball game. So masyadong madami yung three-point attempts nila in this ball game. At ito na, namagana ang kalamangan dito ng Tigers, 29-14, na binlima na po, pinakamalaking kalamangan dito ng Powerade. At muli, balik sa kanilang bola. Antonio, naagaw ng Lakers, naagaw muli ng Tigers. Balik dito kay Cruz. Antonio, hindi nakabusto ng bola doon. Homer Sen, naging point guard dito for the Clickers. Binigay kay Mirza. Muli na namang hindi nakashoot dito ang Clickers. Sige, makikita natin. Nakaka-force sila ng stop itong shot pinas Clickers. Pero pagdating sa offense, they're turning it over. At puro board lang doon ang tinamaan ni Homer C. Lassiter with a good rebound. Ito si para hindi maka-fast break itong Powerade. Yun nga lang, nasa penalty ng itong si Marshall Lassiter. Itong Powerade Tigers, meron na silang 9, they can 10 attempts ngayon sa free throws. They've made 9. Pagdating naman dito sa shot pinas, yung sinasabi natin, tumitira sila ng tumitira sa labas. Wala ako, ilang beses sila pumunta sa linya. Ilang beses na ba, Dom? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Sa dahilang tira sila ng tira, tira from the outside. Habang itong kabilang koponan, itong Tigers, agresibong umatake. Parang opposite yung nangyari, di ba? First few minutes noon ng quarter, Chapinas yung drive ng drive dito sa basket. Pero pagkatapos ng magandang zone defense ng Powerade, napilitan silang tumira sa labas. May magandang adjustment itong si Coach Bo Berasol. And speaking of tira sa labas, Lassiter nagpakilala dito, nakain na tumira itong beyond the arc. 33-14, 19 na po ang kalamangan dito ng Powerade. Makikita natin ang magandang ginagawa nito si Jojo Nixon. He's trying to set up his teammates at magkaroon ng ibang look nitong shot pinas Clickers. And again, Mirza napilitang tumira sa kanto, naubusan sila si shot block doon. Lassiter 1-on-1 kay Mirza. Kadukol. Binigay kay Lassiter. Nakapasok lang yan si Ricky Kalimag. I stand corrected. Alam mo, magkamukha na rin sila, no? Well, dito sa ating vantage point, sa, natin, sa likod. Awik. Mas mahaba lang yung book ng konti nito si Ricky Kalimag. At kasing tigas. Well, pumayat at kasi itong players. Si Romel Adukul. And makikita natin, he's moving a lot better. Kaya naman, napagdamalan na kamukha ni Ricky Kalimag. Sa gupit, mapagdakamalan. Okay. Hindi gupit 20 ang mga yan. Hindi gupit 20, gupit 40 siguro. But Kalimag, helping the cause here of Powerade. 20 na po ang kalamangan nila. Less than 1 minute to go. Espiritu, tumira at nahinturo ng pagdurugo ng Clickers, 35-16. 35 segundos na lamang ang nalalabi.
napagawa ni Coach Franz Kumare. They need to stick to the system. At kumbaga sa first quarter, matanggal na yung mga kaba, yung nervousness, and everything else. And just play dun sa kanilang dapat na planong gawin into this ball game. Espiritu, 10 segundo na nalalabi. Hermida. Pero may tinawag na foul dito kontra sa Clickers. At tinawag yan kay OG Minor. 19 ang kalamangan dito ng Tigers. At dahil nasa penalty na ang Clickers, may pagkakataon itong COO, si Van Landingham, na iangat ang kanilang kalamangan. Van Landingham, 21 na ang kalamangan dito ng Tigers, 37-16, 4 seconds to go. At pinigilan nila si OG Menor. Good foul dito ang binigay ni Van Landingham para hindi makatira itong Clickers. Ritualo, Hail Mary shot! At dyan po nagtatapos ang ating unang yugto, 37-16. 21 puntos ang kalamangan dito ng Tigers. Magbabalik po ang inyong PBA. Welcome back on Active. Alam niyo po, kanina nakausap ko si Lassiter sa dugout nila. Tinanong ko siya kung ano bang pressure ang nararamdaman niya dahil napakaganda ng performance na ginawa ni Polly. Kung nararamdaman ba niya yung same pressure na yun para mag-perform sa kanyang debut game. At syempre, hindi niya kasama si Casho na nakasama niya sa gilas kung iyon ba'y dagdag burden din. At syempre, ngayon, malalaman natin yan with the rest of the play. And I'll turn it over to Chiqui and Dominic. Maraming salamat, Erica. Gusto talaga magparamdam itong si Marshall Lassiter. Alam niya na yung pinakita ni Polly nung opening game ay isang bagay na kinakailangan nilang pantayan, kung hindi man higitan, para din makagawa sila ng magandang pangalan dito sa PBA. Tama. Yun lang ang nasabi ko dun. Tama. Ako eh, kung umabot lang ako dito din sa PBA na naglalaro, aasamin ko rin na ang aking opening game tulad nung kay Polly. At ngayon, maganda rin naman ang pinapakita ni Marshall Lassiter. Well, pag-usapan natin ang first quarter field goal scoring or field goal shooting ng ating dalawang koponan. Siya pinas 32%, power 8 shooting, high 65%. Kaya naman mataas itong field goal shooting ng power 8 ay dahil halos lahat ng mga tira nila ay layups. They've been driving to the lane, nakakuha sila ng mga layups on the fast break. At ang score nga nila noon, pwede sa pagkamalan na nasa pang-end of second quarter na sa ibang koponan sa dami ng ipinuntos dito ng Tigers. Kalimag. Well, alam mo, Chiqui, looking into the 14-game schedule nitong Shapinas, yan ang mga magiging problema nila. Ang kanilang opensa, how they will set up against a zone defense, sino ang kanilang pupuntahan, and of course, yung kumpiyansa ng kanilang mga manlalaro. So yan ang magiging challenge for Coach Franz Pumares. But gaya nga ng sinabi ko sa iyo off-cam, Chiqui, if there's one guy who can do the job for Shapinas, it's Franz Pumares. Alam mo, nabanggit mo yan. Ano bang bit-bit nitong si Coach Franz dito sa isang bagong koponan na alam naman natin maraming mga rookie, maraming mga baguhan? Chiqui, alam naman natin, 6 nag-champion si Coach Franz sa UAP. Well, 5 officially. So, maalam mo, he's a winner. Alam mo na marunong siyang mag-mold ng mga batang mga player. So, it's going to be interesting how he will mold this team into a winning team. Alam natin, they're not gonna win the championship, but they can win some games dito sa PBA. At sa tingin mo, gano'ng kabilis bago maging napakahusay na itong Shapinas under the tutelage of itong Coach Franz Pumares? Well, I think it's gonna be not that easy. Hindi gano'ng kadali na daan ang kailangan gawin nitong si Coach Franz Pumares. But I think they will pull off some surprises dito sa kanilang 14 games. At dito nga sa unang game nila, hindi ganun kadali sapagkat hinahabol nila ay 24 puntos na pinakamalaking kalamangan dito ng Tigers. Ganun ang kailangan gawin ng Shapinas. Stop
taking the outside shots at ikot nila yung bola, makakuha sila sa loob din. Alam mo, pag tinignan mo yung kanilang lineup, yung kanilang big guys can move without the basketball. So yun ang kailangan nilang ma-maximize. Gumalaw sila because they're tall enough, hindi sila ganun kalakas. Kaya daanin nila sa bilis. At ito na nga, bilis ang ginawa ni OG Minor, pas-pasang binaba yung bola. Bago noon, nakita natin, sumunod din si Gary David on the other side. Pero hindi pwedeng gawin dito ng Shapinas ang makipagpalitan lamang ng basket pagkat hindi bababa ang kalamangan ng Tigers. Alam mo, very important sa isang bagong koponan yung winning attitude and winning tradition. Alam natin, ayan si Mr. Bert Lina na team owner ng ating Shapinas.com Clickers. At ang kanyang anak na si Sheila. Yan, ang mga sumusuporta. And I'm sure, ano, naiintindihan nila yung adjustment na ginagawa dito ng Shapinas, especially sa kanilang opening game, sa kanilang unang laro dito sa Philippine Cup. Pananding hamitangan ng bola. Pinaiikot ng Tigers. Binigay sa pinakamahusay nila man na laro, David for three. Pal-pal ni Espiritu itong si Kramer. Yun naman ang nagagawa nitong si Espiritu. Yun ang mga hahanapin sa kanya ni Coach Franz Pumarin. At ito na si Ritualo, yung binabanggit mo kanina, yung kanilang isa sa mga leaders, nagpakilala muli sa kanyang bagong team. At kinausap natin itong si Ren Ritualo before the game at sabi niya, you know, he's taking it on as a challenge. Then alam niya, siya ang kailangan pumuntos at napaka-condition daw niya. Sabi niya, na alam naman niya yung conditioning ng college team. And makikita natin back-to-back baskets for Ritualo. At tumawag agad dito ng timeout. Itong Powerade, sapagkat ayaw nilang nahahabol itong kalamangan, ayaw ni Coach Bo Perasol na makitang mahabol ang kanilang kalamangan. More of your Shapinas versus Powerade sa pagbabalik po ng PBA. PBA on active dito sa Cuneta Astrodome at kanina nakita nyo pumukul ng 3 points itong si Renren Ritualo. Dom, ano ba ang numero ni Renren all throughout his PBA career? Na maganda naman ang kanyang pinakita. Sabi mo siya ang leader ngayon ng Shapinas back-to-back baskets. At makikita mo, Siki, mapapakita natin mamaya yan dun sa slow-mo. Eh, hindi pa nakaset yung opensa. Pumulap na itong si Renren. And when he does that, alam mo, he's feeling it. So, kaya naman, kilala ni Coach Bo Perasol itong si Renren Ritualo, tumawag na agad siya ng timeout para subukan mahinto ang rally nitong Shapinas. Kumpiyansa, yun ang keyword para dito kay Renren Ritualo sa pagkakulikot ng lakas ang kanyang mga teammates galing sa kanya. At gaya na sinabi mo, Coach Bo Perasol not taking any chances. 18 ang kanilang kalamangan. Malaki-laki ito. Pero nung nakita na pumuputol si Renren, immediately nag-regroup itong Tigers. Nakita natin, 1-2-2 zone defense naman ang ginagawa nitong Shapinas against the Tigers. Sean Anthony pinapos sa kanyang hiras at pagkatang defense ang nakita ng Tigers. Hindi sila nagbigay ng inside attack para sa Tigers. Lingganay inilabas dito ng Powerade. Balik sa kanilang lineup si Cruz. Makikita natin bench scoring dito. Talaga nga naman tiba-tiba ditong Powerade. 16 points para sa bench ng Powerade. 8 of those coming from Josh Van Landingham. At Espiritu tumutulong dito sa paghabol ng Clickers. 6 points na itong si Amer Espiritu. Baba na sa 16 ang kalamangan ng Tigers, 42-26. Alam mo, Chiki, ngayon ko lang napansin. Yung uniform ng ating mga referees, eh, bago din. Bago na. Oo. Alam mo, ang daming pagbabago dito sa 37th season ng PBA. Ako, tanong ko, sino ba ang kakampi mo, di ba? Meron bang kakampi sa ating mga referee? Ako, ang kakampihan ko, ikaw. Para sa coverage. Basta ako, kakampihan ko sa active. Ako rin, ako rin. Tama na rin ako doon. At ito nga, kampihang Espiritu at Ermida. Dahil doon, bumaba na sa 14 ang kalamangan ng Tigers. 8:20 to go sa ating second quarter. Alam mo, Chiki, if you're Coach Franz Pumarin,
matutuwa ka dahil tumawag ka ng timeout, pagpasok mo, binalik mo si Lenualo, binalik mo si Menor, binalik mo si Espiritu, ay nag-iba yung complexion ng game. So that means nag-respond yung itong first group mo nung pagbalik nila in the court. Lakers, umatake under fast break. Minala si Hermida, nakuha dito ni Cruz. At walang preno-preno, pumulap. Balik ang bola kay Hermida and the Lakers. Muntik ng maagaw. Menor, mautak na inihinto ang kanilang arangkada. Aim to shoot para dito sa Lakers. Espiritu, pull-up jumper. Walang tinamaan kundi board. The Tigers back in their attack. Iikot ang bola, David. Sinasa kay Antonio. David, kanang bahagi. At hindi pa rin natapos itong si Gary David na ginawa niyang scoring ng first quarter. Menor on David. Menor on David. Binigay dito kay Sena. Sena again sa dukol. 5 to shoot. Hook shot ni Sena. Pasok. At ayan ang sinasabi natin. Actually, off-cam, sinabi ko si Gid sa ating game producer na si Magu Marjon, na isang pinakaabangan na player o na big man pa rin dito sa Shop Pinas, itong si JR Sena. Because he can move. Marunong siyang mag-post moves. And I feel, mas mabilis siya kesa dun sa mga big guys nitong Power 8 Tigers. Nasabi mong bilis, mabilis na binaba ni Hermida. Tumira ng 3 points. Ayan, Chiki, nakita natin. Bumaba na itong kalamangan. 12 points na lang. Pinakamalaking kalamangan kanina, 24 nung 40-16. Pero matapos nun, 4 na puntos na nanaiskot dito ng Tigers. At tumira na din si Saiz itong Lakers. Ang shopping na 16-7 run dito sa ating second quarter. Sena, pinukol ang bola dito kay Lenualo. 1-5. Pero makutak na binigay ni Lenualo ang bola dito kay Hermida. Hermida, sinamantala yung wala pa sa posisyon na si Serena Cruz. Natakakuha siya ng foul doon. Siya, gusto ko nang bigyan ng pansin ang ginawa nitong si Gary David. Nung nakita niyang hawak ni Renren Lenualo yung bola on the fast break, kahit na malayo pa siya sa 3-point line, nakita mo pre-nessure niya na agad itong si Renren Lenualo. Ganyan mo makikita na talagang binabasa ng ating mga coaches at mga players ang tendency ng kanilang mga kalaban. Eh kanina kasi bumukol itong si Lenualo nang hindi pa nakahanda yung depensa ng ng Tigers. At muli, Lenualo sa kanto. At bumaba na sa sakuang kalamangan dito ng Tigers 44-34. Muli na wala doon sa switching defense itong si Celino Cruz. Renner Lenualo was able to shoot over the shorter Celino Cruz. David, binigay ang bola kay Will Antonio. At dali-daling ipinasok ni Antonio ang bola. Balik sa 12 ang kalamangan ng Tigers. 5 minutong nalalabis sa ating second quarter. 6 points na para kay Will Antonio. Ngayon, Sona na naman ang pinapakita ng Power 8 Tigers. Good hands there from Lassiter. Binigay kay Cruz. Kaso hindi pinalad sa kanilang fast break. Balik kay Menor. Menor against Lassiter. At counter steal para kay Will Antonio. Blocking foul ang itinawag dito kay Espiritu. Renner Lenualo, kinakausap ito si Menor. At kasabing open na siya dun sa 3-point area on that fast break. At nabanggit mo itong si Renren at si Franz kanina. Tingnan man natin ano ba ang meron ni Erica tungkol kay Renner at kay Coach Franz. Ayun nga, no? Thank you, Chiki. Nakita natin pagkapasok pa lang ni Renner and Lenualo sa court. Tuloy-tuloy na yung pag-earn ng points na ginagawa niya. So ito nga ba yung pagbabalik tambalan ng Coach Franz Pumarin at Renner and Lenualo combo duo. Pero ang tatanungin din natin, gaano magtatagal yung partnership na yan?
kapag nagsimula na mag-ulit na maglaro si Casio, kasi nga, di ba, injured ngayon si Casio, at si Casio, dati rin sa supervision ni Coach Franz Pumanin. At alam niya ang mga coaching style ng ating coach for Shopinan. So, yon. Back to you, Chiki and Dom. Franz and Renren. Magiging problema ba pag dumating si JV Casio? Well, pag dumating si JV dito sa laro ito, hindi mo na nila iisipin yun kasi hindi naman makakalaro si Casio in today's ballgame. Baka dun sa susunod nilang laro, may advantage ng kaunti yung Power 8 Tigers dahil malamang pwedeng sabihin ni JV Casio ang mga tendencies nitong si Coach Franz Pumarin. But for now, hindi pa maglalaro itong si JV Casio. So, hindi pa, wala pa namang diferensya yan. So, abangan po natin ang, alam ko, mga ilang linggo pa yata mawala ito, ilang games pa mawawala si JV Casio. Well, nakausap natin si JV, sabi niya mga 3 or 4 games pa siyang hindi maglalaro. Ipapahinga niya muna ang kanyang injury. Ang injury, itong Gary David, wala ito, kondisyon na kondisyon. 19 big points for Gary David. Muli na naman pumukol from beyond the arc at umangat ang kalamangan ng Tigers, 49-35. 3:40 to go in the second quarter. Wala makikita natin, Bagu. Shopinas has been really trying to shoot nung kanilang 3-point shot from the corner. So talaga namang bukas ang corner para dito sa Shopinas. So ngayon, nakashoot itong si Ogie Menor. Alam mo, yung shot pa nun ni Ogie Menor, may binaril pa siya nun eh. Talagang, in the zone. At nag-timeout po dito ang Shopinas Clickers dahil ayaw nilang mawala itong good run nila. Magbabalik po ang inyong PBA on active. Nagbabalik po kami dito sa Cuneta Astrodome. Second quarter po ng Power versus Clickers, 49-37. At gusto nyo bang manood ng Black Eyed Peas? Well, ito lang inyong pagkakataon. Kami ni Dom, gusto namin manood. Manalo ng 2 tickets sa Black Eyed Peas Live in Manila sa October 25, 2011 sa SM Mall of Asia Grounds. Para makasali sa promo, sagutin lang ang katanungan na ito. Sino ang MVP ng 2011 PBA season na tinatawag ring Mighty Mouse? A. Jimmy Alapag o B. Agamulak? To join, text PBA space, letter of answer, and send to 2346. Winners will be determined via electronic raffle. Now, this promo is until October 19 only. Again, text PBA space, letter of your answer, and send to 2346. Kaya, Dom, sige muna kita kakausapin. Te-text muna ako. Wala namang kagandahan ng ginagawa natin dito sa active. Chiquino, there are a lot of ways para mapasama kayo or marinig namin ang inyong mga opinion. Pwede kayo, you can get in touch with us dyan sa mga ganyan mga advertising natin na pinapakita natin. Pwede sa Facebook, pwede of course dun sa Twitter, pwede nyo kami i-email. So, a lot of interactive ang ginagawa natin dito sa Active. Yan ang maganda. Maraming avenues, maraming channels na pwede kayong magsabi ng mga inyong iniisip. Kung may mga kinakampihan kayo, aba, sabihin nyo sa amin, maganda yan. Gusto namin makipagbalitaktakan sa inyo. At ito, Lassiter pumukol mula sa parking lot ng Cuneta. Azul, bitbit ang bola para rin sa Clickers, 51-39. Less than 3 minutes to go to the second quarter. 10 seconds to shoot para dito sa Clickers. Menor may tangan ng bola, pumukol ng 3. Kapos! At muli, 12 kalamangan dito ng Tigers, 2:26 to go sa second quarter. Pressure defense na naman ang pinapakita nitong Shopinas. Antonio binigay kay David. Naiwanan si Azul. Kramer on the right side, baseline jumper for Doug Kramer. 14 kalamangan ng Tigers, 53-39. Magandang ikot ng bola that time ng Power 8 Tigers para makita itong si Doug Kramer. Yun yung sinasabi natin, Doug Kramer, marunong siyang pumosisyon and moves without the ball at nalilibre siya for a shot that he really likes, which is a 12-footer. Magandang pass na doon ni Menor kay Sena, pero hindi na naibuslo yung bola. Kramer, ginagagad kay Cruz.
1:38 to go dito sa first quarter. Mabilis na ikot ng bola para sa Tigers. Will Antonio in and out. Mabilis na bumalik ang Clicker sa kanilang side of the court. Igualo to Azul. Azul against Van Landing. Tend to shoot. At nakuha niya ang isang foul. Kay Doug Kramer. Pangatlong foul na ni Doug Kramer. Walang maganda para dito sa shot in us. Is they're trying to attack the basket now and they're getting some points dun sa free throw line na alam naman natin mas madaling makashoot sa free throw compared sa 3-point. So maganda itong ginagawa ngayon ng Shafinas. Kanina nabanggit mo ito, puro tira sa labas. Pero ngayon, sinusubukan nilang to be aggressive in attacking the basket. Walang nangyari sa kanila sa first quarter, especially towards the end, they fell in love with the 3-point shot. Kung ano lang yung binigay sa kanila ng Powerade, yun lang ang ginawa nila. Pero malaki-laki na rin ang nahabol dito ng Clickers. Kasi nga ang kalamangan, kanina 24 yan. At tayo baba na nila kung 12. Pasa sa loob. Good defense. Oo, maganda sa shot in us. Ano mo, lagi ko itong sinasabi, if you're down, padating or papasok into the last 1 minute of the second quarter, gusto mo magkaroon ka lang ng a couple of good plays para maganda yung pagpasok mo sa dugout. May bit-bit ka, no? May bit-bit ka positive. At ito nga, Clickers, sinusubukang pababain ang kalamangan. Hasul may tangan ng bola. 8 to shoot. Binigay kay Mirza. Step back. Hindi na naman nakabuslo si Canlas. 35 seconds to go. Bola ngayon ng Tigers. Van Landing ha, pinaiikot ng bola. Cruz to David. Cruz, hindi pa rin makaforma. At Dukul, 5 to shoot. Good cut by David. Off the glass. 14 points ang kalamangan ng Powerade. 55-41, 12 to go. At 23 na ang nai-suscore dito ni David. Igualo. 2 to shoot. Wala pa rin. Yan ang sabi natin. You know, Renren Igualo doing the right thing. Hindi siya makatira sa labas dahil talaga namang yung pressure na binibigay sa kanya ay mas matindi na compared to the first quarter. So, he did the right thing. Sumayang siya papunta sa basket. Got fouled. Ngayon, nasa free throw line siya for 2 shots. Big free throws dito para kay Renren. Sabi ko masok kanina, kailangan meron silang bit-bit na magandang finish, no? After 2 quarters na pwede nilang buuin in the second half. 1 out of 2 for Renren. 13 ang kalamangan dito ng Powerade. Ito, ano ba ang kinakailangan nilang gawin para at least makahabol pagbalik natin mamaya ng second half? Well, para dito sa sabi natin, have to be more aggressive pagdating dito sa third and the fourth quarter. So, tingnan natin kung magagawa nila yon at gumanda ang kanilang shooting. At ito nga, isa sa mga leaders ng Powerade kasama ngayon, ni Erica Padilla. Ayan, kasama natin si Lassiter. So Lassiter, tell me, how did you go about the first game? Itong game lang na to. We went about the same way we usually do. You know, we prepare for this game. We know it's not going to be an easy one. And, you know, it all starts on defense. You know, we gave up 42 points, but in the first quarter we played real good defense. The second quarter we kind of let them score a lot. But, you know, we're going to pick it up in the second half. So can you tell us about how it is defending Renren Igualo? He's definitely a top scorer in this league. You know, you just got to stay on him and play him honest. And one man can't do it, so we all got to help each other. So, all right, we heard it from Lassiter. We turn it back to you, Chiki and all. Maraming salamat, Erica. First 24 minutes, 55 to 42. Lamang po ng 13 itong Tigers. Maya-maya po ang ating second half. PBA Onaki, magbabalik po kami.